Sometimes life lets you down, and you feel that you are done. You just want a morning run, because the fun is so gone. But sometimes life makes you proud, when you look far and wide. When you leave the pain behind, and see the brighter side. TNC gives you inspiration. The new channel. The views, opinions, and insights expressed in the following show are those of the hosts, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. We are here to help you see the new you. My name is Lloyd Luna and this is The Big Picture. Alright, good evening everyone. Maganda gabi po sa inyo lahat. Ako po yung nag-experiment. But Luzon based sa Mindanao, whenever you're watching from around the world, wherever you're watching from around the world, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, hindi ko alam kung ano experiment na ginagawa ko ngayon. Pero, thank you so much sa pagtutok at medyo na-late po kami dahil may technical difficulty po yung nangyayari sa atin dito. Opo, at tayo po ngayon ay naghihintay at naghihintay. Pero mukhang maka-cancel po ang guesting ni Pakil, Laguna Mayor. So, ang mangyari po ay mag-uusap po tayo ngayong gabi. Mag-uusap tayo at wala nga akong music. Bakit na wala yung music? Mag-uusap tayo ngayong gabi at magkikwentuhan. So, tingnan natin kung anong pwede ngayon. But anyway, if you're watching, please do share our live stream link for tonight. You can also organize your own watch party para po maraming makapanood sa inyo. At kung kayo po ay mayroong mga chat groups, pakipasa na rin lang po yung ano. Yan na, pakipasa na lang po din yung mga, yung ating link niyo. I hope naririnig niyo po ang aking music na kapapasok lang. Na-late din po yung music. Late yung music. But anyway, if you're watching now, you can also watch us on YouTube because if you watch us on YouTube and you comment and then we choose you, you will have the opportunity to get a gift from TNC and Unisol. Woo! Yes, of course! Palakpak naman dyan! Ayan. May pasabog. Ito po yung pwede nyong maging gift kapag kayo po yung napili namin na commenter doon po sa ating YouTube live hashtag the new channel or TNC now. So you can actually go to youtube.com/TNC now to watch us live at the same time dito po sa Facebook. Ito po yung pwede nyong makuhang regalo kung kayo po ay mapipili namin.
Ayan. So, nakita niyo po ba kung ano ating mapapalunan? Ano ating mapapanalunan ngayong gabi? Ha? Washable face mask courtesy of Unisol and TNC. Kayo po ay manonood at kayo po ay magko-comment at kayo po ay mapipili namin ngayong gabi. We're going to announce the winner, not winner, the lucky viewer before the end of the show. So, please do share our live stream link para po mas marami makapanood sa atin ngayong gabi. Because ngayong gabi, tayo po ay magkakwentuhan. Ako po ay magtatanong sa inyo. Kayo po ay pwedeng sumagot din sa akin, ha? Yes! It's actually the first day of September. Araw po ngayon ng Tuesday. At ngayon po ang umpisa ng Whenever I See Girls and Boys Daling Lanterns on the Street. Ayan. So kung hindi nyo po naitanong, kahapon po, kahating gabi ay natapos ang countdown ng paglabas ng ating takilang singer na si Jose Marie Chan. Man! Woo! Ayan. Hello, Ma'am Rosemaria Roselada, watching from Kasinsin, Pakil, Laguna. Opo, si Mayor po ay nagkakaroon ng technical difficulty. Hindi namin alam kung ibabalik pa namin dito. But nonetheless, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok mula po dyan sa Pakil or Pakil, Laguna. Ano po ba ang tamang pronunciation dyan, Ma'am Rosemary? Pakil, Pakil. Opo. Kailangan ko ng tulong. Alright, hopefully kayo po ay nasa mabuting kalagayan. I think ang Pakil, Laguna po ay nasa ilalim ngayon ng modified general community quarantine or MGCQ na po yata kayo dyan. MGCQ kayo. But anyway, kung kayo po ay nandyan, please be safe. Lagi po kayo mag-ingat. Double-double pong pag-ingat ang kailangan dahil again, hindi po nawawala or never pang nawala ang banta ng COVID-19 sa ating pong lahat. So, hindi po ibig sabihin na pwede na lumabas, lalabas na tayo dahil napaka-impractical po ngayon matapukan. Right. So again, kung kayo pinanonood, please send us a comment. Saan po kayo nanonood? At ano po, kumusta po kayo ngayon dyan sa inyong pinanonoran? Si Rochelle Valero is nanonood. Good evening. Watching from Binian, Laguna. Hello, Rochelle. How are you? Kumusta kayo? Kaya maganda pag-usapan. Pwede po kayo magtanong kung anong gusto nyong itanong at tatry po natin sagutin. Ha? Ngayong gabing ito is a free-flowing discussion. Because we just had a technical difficulty para po maipasok si Mayor. Mayor Vincent Soriano, isa po sa mga taga-suporta ng Freedom of Information Bill. Napaka-transparent na mayor po nito. Opo. Kung kailan tayo nagkaroon ng pasabog na magandang sound system. Eh, no? Hindi naman natin may masyado magamit. Anyway, life has to move on. Everybody has to move on. Whether we like it or not, everybody has to move on. Amen? Sino yung nagbubuo? Mag-move on. Pero alam niyo po yung mayroon ako sinulat na book paano mag-move on. Hindi po malaman kung paano mag-move on. Okay. Number one po is kailangan tanggapin na wala na.
Kailangan tanggapin na wala na, pag wala na, pag tapos na. Eh, alam niyo po, hindi lahat ng bagay talaga ay nagla-last forever. So if ever hindi po mag-last forever, tanggapin na hindi talaga lahat ay designed para mag-last forever. Amen! Grabe yung tao, ang lakas sa panga. Oo, kasi kapag kami nandun tayo sa isang situation na sobrang, we are really into it, ano ba sa Tagalog yun? Sobrang, sobrang nandun ka. Okay? Ang tendency po ay hindi mo na ma-entertain yung idea na magtatapos ang isang bagay na makasaya para sa'yo. So, bilang ito po ay naniniwala na hindi ito magtatapos, ang nangyayari ay, guess what? You don't believe that things can end. Opa, para hindi niyo po naiisip na magtatapos ang inyong kasiyahan or ang kaligayahan. Amen. Ano daw? Owak? Awkward. Ano ba? Oh, sakit. Sakit, di ba? Sakit. Hindi po lahat ng relationships ay nagdidiretso, ano? Whether it's a relationship, boy-girl relationship, or business relationship. May mga business relationships po na hindi talaga nagtatagal. So, talagang iba nakapal. But, you know, end of the day, kailangan mag-part ways na mga hindi dapat magkakasama. So, pagpasalamat na lang natin kung tayo po ay kung nasan po tayo ngayon. Because wala man tayong magagawa sa mga bagay na wala tayong control. Di ba? May pamamaril. May pamamaril nangyari. Pero kung wala tayong control, suggestion ko po ay huwag niyo nang pansinin kasi wala tayong control dun. Hindi natin alam kung paano nag-iisip ang ibang tao, hindi natin alam kung paano nag-iisip ang ating partners, hindi natin alam kung paano nag-iisip ang ating mga talents. So, if hindi natin alam kung paano sila mag-isip, alam natin kung paano tayo mag-isip. So, therefore, I strongly suggest na i-control ninyo at bigyan ninyo ng pansin yung mga bagay na kaya ninyong kontrolin. Amen! Pala eh, meron naman pala tayong ganyan eh. May mga ganyan-ganyan. In the meantime, bago pa ako magpatuloy sa akin discussion, paano nag-move on pa talaga ang mga tao, ano ba dapat ang kanyang nagawin? Headlines po muna mula sa The Manila Times. Thank you so much sa lahat po na manonood tonight ng The Big Picture. Ako po si Lloyd Dunn, inyong host. Kung kayo po ay nanonood, please organize your own watch party. You can also share our live stream link. In the meantime, I'm going to read some news from the Manila Times. Sulu Sultanate owns Saba. Terrorists must pay for hollow blasts. Go. BBS-CBN lays off 4,000 workers. Lady Gaga wins big at MTV Awards. What about that, mga fans ni Lady Gaga? Palakpak! Mag-cheer din kayo. Nakakatuwa ngayong gabi. Maraming salamat po sa mga nakatutok. Ha? Pag may mga questions po kayo, i-type nyo lang dyan sa comment sa stream down below. And then tatay natin sagutin, ask anything. Metro mayors push month-long quarantine. NCR, Cebu hospitals eyed for vaccine trials. COVID frontliners hailed as heroes.
Construct Protected Bike Lane, LGUs told. Oil firms hike gasoline prices. Go seeks swift passage of Special Education Fund Bill. Hello, Andre. Ayan, masaya ko dito. Ako yung masaya, ako lang masaya. Ilocos Region ups rice output. Councilman first in Region 1 charged for SAP anomaly. Ito, interesting to. Four treasure hunters dead in Davao tunnel collapse. Take your pick. Stay inside the coffin or stay at home. Ay, may ganong pagpili. House releases school health exec. Quezon City to launch a telemedicine project. Yay! 2019 ODA portfolio reaches 21.62 billion US dollars. SEC gets ISO certificate for core services. Talagang balita yun. 399 applications accepted for national energy projects. All home, Vista Land, six synergies. Headlines presented to you by the Manila Times. For more news information, please go to manilatimes.net or download their application at digitaledition.manilatimes.net. All right. Woo! Ganun pala yun. Pag manonood ako ng live sa phone ko, syempre, mawawala yung music. Kaya nawala kanina yung music. Anyway, sa lahat po naman nandito at nakatutok at kasama po ko ngayong gabi, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi because our dear mayor, Vincent Soriano, probably will not be able to make it tonight because of some technical difficulties, particularly internet connection. So, salamat po sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Kung meron po kayong mga questions tungkol sa buhay-buhay, nakisulat lang po sa ating comment stream down below and we are going to read your question and try to answer your questions. Maraming salamat, Punong Barangay Abayari. Watching daw, watching ang Punong Barangay Abayari. Sir, saan po kayong barangay ngayon? Abayari. Ang Pakil, Laguna ay nasa anong district ng Laguna? Ah, alam ko na. Sige. Okay. I got it na. Sige. So, since marami pong mga public officials na nanonood ngayon, malamang ay in-invite po ni Mayor Vincent, probably ang maganda pag-usapan lang ay ang topic na leadership. Okay ba kayo sa topic na leadership? Oh, si Annie Barino Camilon, good evening watching here in Mauban. Kumusta po ang mga Maubanin at kumusta ang inyong lagay dyan? Sana lagi kayong safe. Yan, na-miss ko yan. Last time ako nagpunta ng Laguna ay na mag-campaign kami dyan sa area ninyo, Ma'am Annie. So, sana you're doing well dyan. In fairness, mukhang maganda ang internet ko dyan. Yan, ilapit daw ang mic. Yan, dapat ilapit ang mic.
Yeah. Basta hindi matakpan yung step back, okay lang sa akin na ilapit yung mic ko. Okay, so let's talk about leadership, shall we? Pag-usapan natin ang leadership, tingnan natin kung ano mga questions niyo about leadership. When we talk about leadership, napakarami pong klase ng leadership, ano? Napakarami klase ng leadership. Isa po sa pinaka-popular, bagay na bagay daw sa Pilipinas, yung tinatawag na servant leadership. Ooh, what is servant leadership? Servant leadership, totoo po ba na ang ating mga leaders sa Pilipinas ay servant leaders? Sige nga, sige nga. Dahil mayroon, pero minsan wala eh, no? But anyway, servant leadership, transformational leadership, democratic leadership. Yung pong democratic leadership, edi yung consult ng consult, ano? Talagang consensus yung kanyang style ng leadership. Ngayon, kung autocratic naman, what is autocratic leadership? Sige nga. Oh, yeah. Wala na. Autocratic leadership, ito po yung isang leader lang yung nagpapasunod sa lahat. Parang, ako ang leader, makinig kayo. Walang pwede magsalita kung anong gusto ko, yun ang gagawin. Yun! Talagang kasapak-sapak. Ito pa? Yan. Pero meron po ang mga Pilipino, klase ng leadership, nag-start pa more than 2,000 years ago dito po sa ating Ifugao rice terraces. So kung kayo po ay familiar sa rice terraces, ito po ay makikita dyan sa northern part ng Philippines, yung rice terraces of the Philippine Cordillera. Opo. Sa Tagalog, ito po ay hagdan-hagdang palayan. So ano po ang meron sa hagdan-hagdang palayan? Well, more than 2,000 years ago, tayo po ay gumawa niyan. Ginawa po natin yan. Hindi ko alam kung board na board ba yung ating mga ninuno. Board na board yata yung mga ninuno natin. Walang naisipan kundi pagtripan yung bundok. Ano maganda, pwedeng, anong maganda ang pwedeng gawin dito sa bundok? So ang ginawa nila, hindi ginawa nilang rice field. Kumusta naman? Nananahimik yung bundok yung ating mga ninuno. Tinabas yung yung bundok at ginawang rice field. O, paano hindi nakakatawa? Hindi naman talaga nakakatawa kasi may purpose talaga kung bakit na ginawa yun. Food security, very particularly, kasi kailangan nilang supply ng rice, pero since nasa bundok sila, eh, paano? Kailangan pa nilang bumaba ng Nueva Vizcaya, tinatawag nilang lowland, para dun po kumuha ng rice. Medyo matagal-tagal kasi pag da-drive mo nga yun, 2 hours eh, from Ifugao, Banaue, papunta dito sa Nueva Vizcaya, sa may Solano. So ngayon, anong choice naman ating mga ninuno? Gawin nating terrace, gawin nating rice field, ang ating mga bundok dito sa Cordillera. Pero alam niyo po ba na paggawa natin dito sa rice terraces ang nagbigay sa akin ng idea na possibly ang mga Pilipino noong araw more than 2,000 years ago ay leader na po talaga. Leader na sila talaga at meron silang sarili lang leadership system, meron silang mga management system saka structure. In other words, ang mga sinaunang Pilipino ay hindi tulad ng alam natin na ibinansag sa atin ng mga Kastila na tayo ay mga mangmang, bobo at walang alam. Ha? Okay? Mga Pilipino, ikaw po at ako ay hindi bobo, walang alam at mangmang. Yan po ay hindi totoo sapagkat napakasimple lang na aking argument. So, paano magagawa ang rice terraces kung ikaw ay bobo, mangmang at walang alam? Amen? Okay, so in other words, tayo po mga Pilipino ay may leadership ideology, may leadership principle, may leadership process, may management systems na more than 2,000 years ago pa. Eto ka mga problema natin. Ang leadership na ginagamit natin ngayon ay leadership na nakuha at natutunan natin mula sa ibang bansa. Ang ibig pong sabihin, tayo po ay binigyan ng mga kaalaman or kaisipan kung paano mamuno gamit ang ideology at prinsipyo sa pamumuno ng mga taga-ibang bansa.
Eh, hindi naman sa sinasabi kong mali sila, pero sinasabi ko is baka naman dito sa Pilipinas, meron tayong sariling atin na nakalimutan na natin. Alright. So since nakalimutan na natin, ipapaalala ko po sa inyo na dito po sa Pilipinas, meron tayong original Filipino leadership. Kung meron tayong sarili nating leadership principle or philosophy, ano naman klase ng leadership yan? Diba yun ang question natin? Paano ba talaga dapat tayo nagli-lead sa Pilipinas kung ang ating nililid ay ang ating kapwa Pilipino? Yeah, syempre hindi po ganyan. Hindi po kayo mananapak. Kapag kayo po ay leader, hindi po kayo mananapak ha. Sa leader kayo, dapat nag-cheer. Nag-cheer talaga. Okay, so kung meron po kayo idea na aking dinidiscuss, ano pong klase ng leadership, leadership pamumuno ng mga Pilipino. Opo. Si Seth is watching from ano ha, from Matinog Sorsogon. Saka si Ma'am Cho, syempre. Hello, good evening, watching from Perlac. Have a merry night since it's the first day of Burma. So, nga naman. Happy merry na, Christmas pa! So, Ma'am Aileen Ferrer, opo, watching, proud to be Pakilenyo. So, opo. Ma'am, kwentuhan nyo nga po kami tungkol sa Pakil or Pakil pa po yan. Hindi po pumapronounce ng tama. Pakil or Pakil. Pero Pakilenyos eh. So, baka Pakil, ano? Ano po ba mayroon sa Pakil, Laguna? Ano po ba pinagmamalaki ng inyong bayan? Dahil hindi natin talaga nakuha ngayon si Mayor dahil nga technical difficulty, internet na naman. Anyway, pinag-uusapan naman natin yung pamumuno, leadership. So anong klase ng anong leadership philosophy or ano ang paniniwala ng mga tao kapag ka pinag-uusapan ng leadership noong unang panahon. So meron po tayong sarili nating leadership philosophy at meron tayong sarili nating leadership, ha? Sarili nating leadership principle. In other words, ang mga Pilipino po ay nakalimutan na ito. Kaya ipapaalala ko po sa inyo kung anong klaseng leader ang mga Pilipino, ha? Kung anong klaseng leader tayo. Ayan, hello. Sabi ni Pakil. Pakil po ba ngayon? Hindi Pakil. Kapag ka Pakil, lagyan na yun ng dash. Hindi ko kasi Pakil po. So baka Pakil nga, eh, no? Hello, Attorney Sheila San Diego. Cheers! Bagong gupit. Thank you so much, Ernesto by Barber Boy, for maintaining my grooming hair. Oh, naka-ready. Naka-ready yung ano. Palakpakan! Ay, kung gusto niyo naman, kasi hindi po kayo naka-quarantine tayo, hindi niyo na pinapaganda o pinapagpugi yung sarili niyo. Ayan o, for home haircut services, check out ha, Ernesto by Barber Boy on Facebook and Instagram. Ayan, gagwapo kayo. Sabi ni Aileen, Turumba Festival daw, yung pinagmamalaki ng Pakil, Laguna. Sige nga, Ma'am Aileen or Ayan, Ayan, hindi ko din ma-pronounce. Bakit ang hirap i-pronounce na mga nababasa natin ngayong gabi? Ano po yung Turumba Festival? Let us know and share your experience dyan po sa mga taga-Pakil, Laguna. Ano po ang Turumba Festival? Opo, Turumba. Yan, i-share nyo po ha. Again, we're talking about still leadership. Mamaya po, babanggitin ko sa inyo kung anong klase ng leadership ang effective na effective dapat sa mga Pilipino. Kung ito pong leadership na ito gagamitin natin, garantisado na magiging maayos ang inyong mga organization. Especially kung political organization yan, ako, hindi nyo kailangan bumili ng boto para po kayo ay manalo. Ulitin ko po, kung inyo pong maintindihan yung aking leadership principle and philosophy na i-discuss tonight, hindi nyo po kailangan mamili ng boto para manalo sa eleksyon. Si
Ma'am Rosemary kaya nandiyan pa. Ma'am Rosemary from Kasinsin, Pakil, Laguna. Salamat po. So hulaan po, hulaan kung anong klase ng leadership ang i-discuss natin for tonight dahil importante po ito. Especially na nandito tayo ngayon, napapag-usapan natin kasi guest na natin si Mayor Vincent Soriano ng Pakil, Laguna. Kaso nagkaroon ng technical difficulty sa internet connection, so hindi po siya makapasok ngayon. But then again, kung kayo po ay nanonood dito po sa ating programa ngayong gabi, mayroon po kayong pagkakataong manalo, ha? Manalo. Pagkakataong mabigyan ng regalo. Yeah, siguro ganyan na lang lagi tayo, ha? Mabigyan ng regalo ng Unisol, yan po ay washable face mask na nakakahalaga ng 600 pesos. Kung within Metro Manila po kayo, ay free po yung delivery, ha? Opo, pakisagot naman po kung mayroon kayong idea kung ano ang Turumba Festival dyan po sa Pakil, Laguna. Ayan, sige po. So pagbabalik po ng The Big Picture, I'm going to talk about the leadership or original leadership philosophy of the Filipino people that can be traced back as far as 2,000 years ago. The Big Picture on the new channel will return. Stay tuned! Since I got my new place, I've enjoyed every single day here. Hotel-like amenities, attentive staff, resort-style living, all in a premium location. So life here is easy and convenient. That's why I invested in another unit. I can earn more, and they can enjoy the very same things I enjoy at home. What a life! So much more rewarding. So much more to life. SMDC. We need beauty every day. We need power every day. Are you ready? Ready? Ready. Beauty is power. Welcome back! You're still watching The Big Picture on the new channel. Buti ko na makalimutan yung title ng program ko. Ah. Welcome back. Okay. September the 1st, araw po ng Tuesday. First day of whenever I see girls and boys setting lanterns on the street. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok pa sa The Big Picture. Tayo po ay dumadami ng dumadami. Karamihan po siguro dito ay mga taga Pakil, Laguna. Ako po ay nagtatype.
Maraming salamat po sa pagtutok. Good evening, TNC. Everyone should experience Pakil, our go-to place. Nung high school kami, tuwing bakasyon, with, ano ito? Isorena family. Diyan, oo, maraming salamat, ha. Saan, ano magandang spot, mga vacation spot dito sa, ano, diyan, dito sa Pakil, Laguna? Pa-share, tingnan natin. Kasi isa yan sa mga pwede nating targetin kapag medyo naging okay na tayo, pwede na tayong lumabas. Okay. Saka nung high school pa yun dyan eh, no? Mukhang matagal na. Anyway, congratulations dyan. Mukhang nanalo tayo sa ano, ha? Sa pag-budget, ano? Nanalo tayo sa budget yata, ano? Yung allotment sa inyong mga soft loans sa mga apektado po ng pandemic na nasa travel industry. Maraming salamat po sa ating mga senador. Okay, so speaking of leadership, ito na po, i-discuss ko na yung aking leadership discovery. Alam niyo po, sa mga Pilipino, natural na leader. Kung hindi niyo po natatanong yan, ngayon po sinasabi ko na sa inyo na ang mga Pilipino ay natural na leader. Pag sinabing natural na leader, hindi supposed to be tayo nanghihiram ng kaisipan ng iba. Hindi ko naman sinasabing ang leadership systems or processes or leadership style ng ibang lahi ay masama. Ang sinasabi ko lang is hindi siya superior, supposed to be sa leadership style, belief or principle or philosophy ng mga Pilipino. Dahil meron tayong sariling atin na matagal na nating nakalimutan. Or, worse, hindi ito na-discuss dahil hindi ito nalaman ng ating mga leader ngayong panahong ito. Oo. So, discuss natin yan. Tama-tama, nandito si Raymond Valero. Ito po yung naka-experience na ng leadership ng Pilipino. Ah, alam na nila yung leadership principle ng mga Pilipino. Kung kaya naman, hopefully, nagamit niya sa kanyang organization yung ating i-discuss for tonight. But ang sabi niya is Turumba, swimming pool na napakalamig. Ah, okay. Swimming pool na napakalamig. So, paano siya festival? Maraming swimming pool or maraming malaking pool ba ito? Tapos maraming nagsiswimming habang malamig ang tubig. Ano na ginagawa yung Turumba? Kasi festival siya. Oh, sige, malaman natin. Malaman natin maya-maya lang. Good evening from Pakil, where fun starts with faith. Ay, maganda yan, ma'am. Oh, Aral Galleries. Aral ba yun? Aral Galleries. Oo, magandang gabi po sa inyo. Where fun starts with faith. Ah, gusto ko yan. With fun starts with faith. So, faith muna bago ang fun. Oo. Sabi ni Ayin. Ayin ba ito? Ayan, Ayin. Mounting us po ang magandang view. Ah, sa lahat ng mga ano mountaineers dito, ha? Mounting us po ang magandang view. Ibalik natin yung mounting us po ang magandang view. Sino po mga nakapag-hiking na dito? Parang gusto ko tuloy ano, gusto ko tuloy may experience ng hiking. Mounting us. Opo, may trail po ba ito? Oh, kala mo may alam sa hiking. Ito, sabi ni Rochelle, Turumba Festival in honor of the Nuestra Señora de los Dolores. Ah, okay, take two. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Okay, so Our Lady of Sorrows of Turumba. Opo, so Turumba is a place in Europe, malamang yan. Is the longest religious festival in the Philippines, spanning 7 months? Wow! What about that? Ano na? Nasaan yung mga fans natin? Longest religious festival in the Philippines, spanning 7 months? Kalahati ng taon, nagpe-festival. Oo, Turumba Festival. Wow! Ang sabi ni Setting Us is isa sa magandang puntahan. Tanggal daw ang stress. Wow!
I cannot imagine kung gaano kaganda yan. Para sa mga mountaineers natin dito, ha, mounting us. Baka alam niyo na to kasi kung mountaineer kayo. Pero kung hindi pa kayo nakapag-try kagaya ko, try nating alamin kung gaano kaganda ang mounting us. Oh, sabi ni Ma'am Aral, where fun starts with faith is our official tourism tagline. Oo, tama naman. Although it's more fun in the Philippines, dapat may pinagsisimulan. So, anong dapat pagsimulan ng fun? Ang sabi ng mga taga Pakil, Laguna, faith. Faith muna. And maraming salamat po sa inyong pagtulong sa pagdi-discuss po ngayong araw na ito. Ngayong gabing ito, because ang ating pong minamahal na mayor ay nagkaroon po ng technical difficulty sa kanyang internet. So malamang sa malamang po, i-reschedule lang natin kanyang appearance dito po sa The Big Picture. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok pa rin dito at tumutulong sa akin kung paano i-promote ang bayan ng Pakil sa lalawigan po ng Laguna. Okay, so mahaba ano, ang mga taga-Pakil pala naturally religious kasi isipin mo, 7 months ninyong sineselebrate yung festival na yan, yung Turumba Festival. Sana ma-experience ko yun ano, paano this year, tuwing kailan po sineselebrate ang Turumba Festival, kailan siya nag-start? Kasi kung 7 months yan, kailan siya nag-start? Dapat ba May? Oo. Sabi ni Ma'am Aral, Pakil is also the pilgrimage capital of Laguna. Ah, kaya siya tinawag na pilgrimage capital. Tama nga naman. 7 months. Ha? 7 months yung dinededicate natin sa religious activity na yan. Alam mo, parang, Apple, parang gusto kong i-ano, parang gusto kong ipasok sa stream natin si Raymond Valero at saka si Ma'am Aral. Raymond, may contact ka ba kay Ma'am Aral? Itatry namin kayo ipasok ngayon kung nasan man kayo. Anyway, nandyan lang naman kayo sa kung nasan kayo ngayon. Nakakapag-comment naman kayo. So, pag-usapan natin yung Pakil kasi baka may experience kayo dyan. Mas maganda kasi kung two-way na yung usapan. Try natin na. Itatry natin. Yan. Okay. Raymond, pinadala ko yung link sa ating studio kung pwede ka makapasok. Mas magandang nandito ka. Try natin mag-discuss. Si Ma'am Aral, galleries lang. Hindi ko alam kung paano. Siguro ibigay natin yung link. Ano ba? Nasa ating social media team. Ibigay natin yung link ng studio para makapag-discuss sila ng tourism. No? Tourism dito sa show natin para ma-promote ang Pakil Laguna. Raymond, pasok na. Madami nag-aabang na taga Pakil Laguna. Eh. Masaya dito. Pag-discuss tayo tungkol sa inyong bayan. Although meron ako na pending na discussion, ay di-discuss pa rin yan. Ah, driving pala. Driving pala siya. O siya, si Raymond Valero ay driving. So, baka si Ma'am Aral or Aral Galleries. Ang Aral Galleries ba ay, ano ba ito, organization or company? Oo nga, Aral Gallery. Pasok natin kasi mukhang marami siyang alam tungkol dito sa Pakil para matulungan tayo. So Pakil is the pilgrimage capital of Laguna. Sinasabi nila na yung Turumba Festival ay naglalast for 7 months. Ito po ay ginagawa in honor of the Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, or in English, Our Lady of Sorrows of Turumba. Anyway, habang hinihintay natin na kanilang pagpasok, kung sino man po ang pwede nating ma-interview dito ngayon na galing sa Pakil, in the meantime, itutuloy ko yung maikling discussion ko about leadership. So ito po yung leadership ng Pilipino na sinasabi ko sa inyo. Kung kayo po ay isa sa mga tao na hindi
kilala kung sino ang nagtayo ng Ifugao Rice Terraces. Ay, kagaya ko kayo dati na hindi ko rin nakilala kung sino ang leader na in charge na pag-ipatayo ang Rice Terraces of the Philippine Cordillera. And therefore, kaya ko po nasabi yan, is because imposibleng maitayo ang isang wonder of the world na walang leader na nag-take ng stand. So in other words, may leader sila. Pero bakit hindi nakilala ang leader na nagpatayo ng Rice Terraces? Simple lamang po ang aking nakikitang dahilan. Ang leadership style or leadership philosophy ng mga Pilipino nung araw ay hindi ano paman kundi step back leadership. Ibig kong sabihin ng step back leadership, ang mga Pilipinong leader po nung araw, mas importante sa kanila ang kanilang mamamayan kaysa sa kanilang sarili. Ang credit po ng leadership ay hindi inilalaan sa leader. Ang credit po ay inilalaan sa tao. So nung araw po ang mga Pilipino, kapag naging successful ang isang activity, ito po ay tungkol sa tao, hindi tungkol sa leader. Yan po ay napalitan na ngayon dahil ngayon ang leadership natin tungkol sa tao. Naging leader-centered po yung leadership natin. And this is mainly Western philosophy ng leadership. Kaya po makita nyo ngayon, lagi na lang tungkol sa leader, lagi lang tungkol sa leader, naiiwan nila yung tao. Kaya ngayon pong pandemyang ito, talagang pangitang-pangita kung sino talaga yung leader na inuuna yung kapakanan ng iba kaysa doon sa kanilang pansariling kapakanan. So ang mga Pilipino po, likas na step back leaders. Ibig sabihin, mas inuuna ang kapakanan ng tao kaysa sa kanilang kapakanang pansarili. So yun po yung maikling idea ng step back leadership. So sana po is nagkaroon kayo ng idea. Ganun dapat ang mga Pilipino, ha. Hindi po tayo yung ang tawag ito parang gahaman sa pwesto, hindi tayo yung makasarili. So medyo nagkaroon lang ng problema kasi nga yun, parang ngayon is naging parang tungkol na lang sa atin lagi, di ba? Parang lagi ang bida yung leader, dapat yung leader yung mamumuna. I mean, lahat na lang parang leader yun. Anyway, sige. So basahin natin, Mount Pingas or Pingas is located in the town of Pakil. The eastern portion of Laguna lies Mount Pingas, which is situated in the range of Sierra Madre Mountain. Mm-hmm. The peak is about 1,650 feet above sea level, with the ascent of 1,100 feet from the jump-off point with several 45 degree slope. Unaan ko. Ginugel to ni, ni Raymond. Ginugel to ni Raymond. After a 900 feet ascent through a pavement road, one will reach the arc that leads to the site of Mount Pingas Holy Cross, which consists of 250 steps. Wow! Wow, wow, wow! Thank you, Raymond, for Googling this for us. In fairness, maraming salamat. Ayan, oh, baka pwedeng ipasok natin si Akim Alser. Oo. Baka daw pwedeng pwede nating ma-interview tungkol sa Pakil. Laguna. Anytime po, pwede kayong pumasok at ipapasok namin kayo dito mismo sa ating live stream ngayong gabi. Can you feel it? Ah, di ba? Ang saya-saya natin ngayong gabi. Ang saya-saya ko ngayong gabi. Alright, kung kayo po ay nanonood pa din, please, do share our live stream link. Kasi ngayon po is nagkikwentuhan lang tayo ng very lousy, very relaxed conversation. I-discuss ko po ang leadership. Ano? Leadership. Ngayong panahon ng pandemya, talagang lumabas kung sino ang tunay na leader na nagmamalasakit sa kanyang mamamayan. So, kanya pong mga komunidad. Kanya pong mga komunidad ay hanggang ngayon po hirap na hirap pa sa pag-control sa COVID-19. Ha? COVID-19 pandemic or yung COVID-19 crisis, medyo may problema po kayo sa mga in-elect ninyo na leader. Dahil mukhang hindi po kayo ang kanyang inuna, kundi ang kanyang sarili.
Oo. Sabi ni Sir Akim, si SK na lang, kahit si SK, kung sino po ang pwede nating ma-interview, no? Very briefly na lang naman, kasi almost 10 minutes na lang and we are almost done with the show, para lang makita natin na may taga-Pakil talaga dito sa ating ano. Hindi tayo fake news, ha? What is it, baby? Come here. Dito ka. May guest pala ako. Dito ka. Come here. Come over here. Here. Okay. Here you go. Hello. Say hello to everyone watching. Just say hello. Huh? Just say hello. Okay. Ito po ang aking 6-year-old daughter. Ang name niya is Erin Sky, na kumakain ngayon ng chocolate. Diba? What's your name? No? Your name is No? Your name is No? What's your name? No. Okay, now you changed your name to No. The name was Erin Sky and now it's No? No. Okay, where do you want to go after the COVID-19? Do you want to go swimming? And you are not answering my question. Carnival. And then, after carnival, cotton candy. Okay, it's in the carnival. What else? Where else do you want to go? Diba? Carnival and then... You said it last time. Quezon. You want to go to Quezon. Okay, and then... Hotel! Oh, you missed a lot of things, right? During this pandemic, right? Because there are viruses outside, so we cannot go, right? No going outside. Okay. Anyway, there you go. Oh, you wanna sit? Oh, you wanna sit here? Okay, come here. Oops. Be careful. Okay, now I have a guest for tonight. Erin Sky Luna is... Hi daw Sky. Ayan. Hello baby, ang ganda at ang cute-cute mo naman, sabi ni Miss Annie Camelon. Oh, huwag mo mag-stop dyan kasi maiingay. Ayan. Oo. Anyway, I'm going to pause for a very short commercial break. Hindi ko maabot yung aking control. Kasi may baby ako dito. Yeah, don't laugh. I'm going to pause for a commercial break. The big picture on the new channel will return. Stay tuned.
Welcome back. You're still watching The Big Picture on the new channel. Someone is behind me. My baby, syempre. Okay, September 1. Ang September po ay napaka-importanteng buwan na sa aming taon sa TNC. Alam mo naman, naka 1 year. Nag-start po on the new channel on May 15. And ngayon pong September, meron po kaming mga bagong shows na idadagdag dito po sa existing shows na meron na po kami ngayon. So, HR Hotline is mapapanood niyo po Tuesdays, Thursdays, and Saturdays at 12 noon. Ang The Family Business ay mapapanood niyo po tuwing Sabado. The Fourth Project, Wednesdays and Saturdays, pwede niyo po panoorin yan. Usapang Beauty ay tuwing ano ba ito? Wednesdays and Saturdays. So makita yung YouTube show. U-Turn, Mondays and Thursdays at 10:30. Yan, nakikita ko na ngayon. And The Home Buyer, Mondays and Thursdays at 4 p.m. The Puppet Stories, Mondays at 5. 5 nga ba yung Puppet Stories or 5:30? Nalito na ako. 5 ba yun? 5 p.m. Ow! Ow! Tampal. Ow! Anyway, TNC Marketplace, Thursdays and Fridays at 10. YOLA, Thursdays at 8:30 p.m. TNC.com. Mondays at 12 p.m. After Shift, Wednesdays and Fridays at 8:30 p.m. Win Within, Saturdays at 8:30 p.m. TNC Town Hall, 1st and 4th Saturday, 7 p.m. each month. One day. Second and third Saturday, 7 p.m. each month. On Friday, we are going to launch Danny Art Show with Miss Danny Acuña as host. Ito po ay binibining Pilipinas candidate. And then on Saturday, we are going to launch Win Within with Erwin Ursua. Also in the launch grid natin ay COVID stories. So mga stories ng survival sa COVID. Opo, so para lang po mas appreciate ninyong lahat, ito po kami na bumubuo ng TNC. And yesterday we remembered our heroes, everyday naman po yan. So makikita nyo po ang aming growing family, iba't iba pong experts sa kanilang mga larangan na nag-host ng kanilang mga shows. So again, we would like to thank you so much for really patronizing our shows on TNC. So in behalf of these wonderful, intelligent, bright, and cool hosts, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa TNC. Alright! Okay, so I guess that's all the time that we have for tonight. Again, we're going to reschedule the appearance of the Honorable Mayor of Pakil, Laguna, Honorable Mayor Vincent Soriano, para po mas maintindihan natin ang kanyang leadership and management styles and systems amid the pandemic. Amen! Sa lahat ng mga tumutok. Again, and the big picture for tonight is simple lang. Filipino leaders are setback leaders. We are not the self-centered leaders. We are not the leaders that put our interests first. It's always the interests of the people that matter to our leaders. At least yun yung original leadership philosophy natin ngayon. Hopefully, maibalik natin sa ating leadership ngayon yan. Na kapag tayo ay leader ng isang organization, always the people, and the people at the center of our leadership. There you go, ladies and gentlemen. There you go, ladies and gentlemen. Thank you so much for watching tonight's The Big Picture. It's presented to you by Puzzle Box BPO Inc., also sponsored by SMDC, Unisol, Luluran,
telepreneur, will run. TAPS and TALP. Also, Ernesto by Barber Boy. Pagupit na, ha? Ginasgas ko daw. Okay. Ito. Nagasgas taro yung toy. Bagong dating po kasi itong ano, aking sound card. Itong tinatawag namin sound card. So, makikita nyo. Ibang-iba yung tunog ko ngayon kaysa yung tunog ko nung nakalipas na 90 plus episodes. Ngayon lang, opo. Ngayon lang dumating. Lahat po ng mga tumutok sa The Big Picture ngayong gabi. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng information tungkol po sa Pakil, Laguna. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandito ngayon. Although hindi natin nakita si Mayor Vincent Soriano, hopefully next time ma-schedule natin, makita po natin siya live dito po sa TNC. Again, maraming salamat. Your host, Lloyd Luna, saying good night and have fun, everyone. Maraming salamat ulit. I'm going to see you again tomorrow because tomorrow, kasi yesterday we had Farah Ramos, founder ng Farah Models, sa ating show. And tomorrow, I have another guest. And the guest is from Malaysia. Ang guest ay from Malaysia, si Leslie Chuduri. Si Leslie Chuduri is a professional speaker and trainer from Malaysia. Let's see kung anong matututunan natin sa kanya bukas po ng gabi. Dito pa rin sa The Big Picture on the channel. Stay with TNC. Bye-bye!